Okay, ngayon po, magandang hapon po ulit sa atin at tayo po ay magkakaroon ulit ng ating devotions. This is our second day sa ating devotions and ito po ay tuloy-tuloy, kaduktong po ito ng ating Sunday service na message. And then, finalo up ko po ito kahapon ng ating message, okay, sa ating devotion 1. At ngayon naman po sa ating devotion 2, ito po ay tuloy-tuloy at kasama po sa ating pag-aaral. Okay? So last devotion 1 po natin, nagkaroon po tayo ng conclusion doon na kung saan define din natin kung ano yung solusyon sa ating mga kaaway, which is it's the love of God. So our conclusion is we need to trust God, trust His Word, and trust the love of God for us. Okay? So, tayo po ay magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, we dwell on His words, we make His words our dwelling place, we put our trust in His Word, and we also put our trust in the love of God, sa pag-ibig po ng Diyos. Amen? At ang pag-ibig po ng Diyos ay pag tayo po ay napupuno ng pag-ibig ng Diyos, tayo po ay nagiging matibay, nagiging matatag, at hindi po tayo basta-basta nayayanig sa anumang uri ng problema ng buhay. Okay po? Kaya, dinefine po natin ito. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa atin? At ano rin ang pag-ibig natin sa Diyos? Magkaiba ho yun. Okay? Binasa po natin sa 1 John chapter 4 verse 19. Sabi doon, we love Him because He first loved us. Okay, wala hong masama sa pag-ibig natin sa Diyos at gusto ng Diyos yun. Okay, pero ang sinasabi ng Bible is we should focus on the love of God for us. Why? Because our love, mga kapatid, ang pag-ibig natin ay mahina. Ang pag-ibig natin ay static. Ang pag-ibig natin ay hindi tuloy-tuloy. Ang pag-ibig ng tao, up and down. Okay? Dahil tayo po ay nasa laman. Kaya ang pag-ibig natin po mahina. Kaya nga binigyan ko kayo ng illustration ng isang batang nakakapit sa tatay niya. It's because pag siya ang nakakapit sa tatay niya, ibig sabihin nun, anytime, pag nanghina siya, pwede siyang bumitaw. Kasi ang grip niya, dahil bata siya, ang grip niya, limited. Mahina siya. Pero pag ang Diyos ang humawak sa'yo, ibang angulo yun. Okay, pag ang Diyos ang may hawak sa'yo, hindi kanya bibitaw. Bakit? Almighty God yan eh. Okay, kaya nga sabi sa Psalms 121, where does our help comes from? Our help comes from a God, the creator of heaven and earth. Kasi kapag ang Diyos ang may hawak sa'yo, mga kapatid, assured ka. Rest assured tayo. Meron tayong assurance, meron tayong confidence, meron tayong strength na nang pinaguhugutan na alam natin na hindi tayo bibitawan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Okay? So naiintindihan po ninyo yung pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos sa atin tsaka yung pag-ibig natin sa Diyos. That's why we put our trust in God's love, not on our love. Okay, dahil ang pag-ibig natin, ulitin ko, ay mahina. Okay po, mahina. Sabi ng Bible, do not put your trust in princes, nor in chariots, nor in horses. Meaning, huwag tayo magtitiwala sa mga bagay na akala natin pwede tayong tulungan. Okay? Sa mga nilikha ng Diyos na akala natin makakatulong sa atin. Or, sabi rin ng Bible, curse is the man who put their trust in man. So, sinong pa daw ang tao nagtitiwala sa kapwa niya tao? Sabihin, pag tayo nagtitiwala sa sarili natin, ay hindi tayo nasa tamang posisyon. Bakit? Mahina ang tao. Amen po? Naintindihan niyo po? That's why we put our trust in God, in His commandments, and in His love alone. Yung pag-ibig niya po. Kaya ngayon pong hapon, ito ang ating tatalakayin. Paano natin lalong maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Tignan muna po natin sa Ephesians chapter 3, verse 16. Okay, verse 16 to 19. Babasahin ko po sa atin ang sinasabi po ng Bible. Sabi dito,
I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through the Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the saints to grasp how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of all the fullness of God. So meaning, kapatid, ang pag-ibig daw ng Diyos ay ang kabuuan ng Diyos. No? Ang pag-ibig daw ng Panginoon sa atin ay kabuuan ng Diyos. That's why sabi rin ng scripture, when we love, we become perfect. Because God is love. Okay? Karakter ng Diyos yun, yung pag-ibig. No? Isa yun sa mga persona ng Diyos na siya ay mapagmahal. Kaya mga kapatid, pag tayo umaaksyon ng pag-ibig, then we become perfect like God. Amen? Yan po ang sinasabi ng scripture. Kaya makikita natin dito, ang sulat ni Pablo ay gusto niya na, ang mga taga-Efeso ay maunawaan, maintindihan nila kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, gaano kataas, gaano kalalim, no? Ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo. Okay? Gustong ipakita ni Pablo sa kanila yon. At gulat na sinabi dito, no? How wide, how long, how high, how deep is the love of God? No? Okay? Ang pag-ibig daw ng Diyos ay maintindihan natin. Okay? And to know His love that surpasses knowledge, na ang pag-ibig niya ay higit pa sa karunungan. Wow! No? Akala natin kasi minsan, pag alam na natin ang isang bagay, sapat na yun. No? At minsan, nagmamalaki na tayo pag alam natin ang isang bagay. Pero ang pag-ibig, mga kapatid, higit pa sa kaalaman. So, ibig sabihin, dapat ang pag-ibig ng Diyos nararanasan natin, hindi lang natin basta alam. Amen? Wow! No, nakakatuwa. Kung ganito pala mga kapatid, ang gusto ng Espiritu Santo, kaya nga ang panalangin ni Pablo, na lumakas tayo sa Espiritu Santo. Yung Espiritong nasa atin ay lumakas upang lalo nating maintindihan ang pag-ibig ni Kristo. Kasi, mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ay gusto ng Diyos maranasan natin. Hindi lang natin basta alam sa ating mga kaisipan. Okay? Pag alam natin ang isang bagay, yumayabang lang tayo. Pero pag hindi mo naman nararanasan, yumayabang tayo. Pero pag alam natin ang isang bagay at nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, tayo nagiging kamukha ng Diyos. Sang-ayon ba kayo dito, mga kapatid? Okay? At tignan po natin ang mga salita ng Diyos na kung saan, paano natin lalong mauunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang pag-ibig daw ng Diyos ay malawak pa sa malawak, mataas pa sa mataas. Okay? At malalim pa sa malalim. Okay? Paano natin malalaman? Tingnan natin ang Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Bago natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos, gusto ko naman, tignan muna natin. No? Bago natin sariwain yung pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, tignan muna natin ang buhay natin ng nakaraan. Bago natin nakilala si Kristo. No? Alamin natin kung anong sitwasyon natin noon bago natin tinanggap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Okay, mahalaga po na makita natin ito dahil ito rin ang sinasabi ng Ephesians chapter 2. Punta tayo sa Ephesians chapter 2. No? Verse 1 to 3. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sabi dito, as for you, you were dead in your transgressions and sin, in which you used to live when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So noon daw, mga kapatid, tayo ay patay saan? Patay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, tayo po ay walang pag-asa at ang ating patutunguhan ay papunta tayong impyerno. Lahat. Lahat tayo bago natin siya nakilala. Bago tayo natagpuan ni Kristo at minahal ng Diyos. Okay? Dito sabi ng Bible, tayo po ay mga patay sa kasalanan. Wala ho, pag sinabing patay, hindi tayo konektado sa Kanya. Hindi tayo related sa Kanya. Malayo tayo sa Kanya. Separated tayo sa Kanya. Okay?
At sabi dito, all of us who lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature. Noon po, bagama tayo ay patay sa kasalanan, ang ating sinusunod, mga kapatid, ay yung gusto ng ating laman. Namumuhay tayo sa laman. Namumuhay tayo sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung lang yung naiisip natin, kung ano yung mabuti para sa atin, kung ano yung mga gusto nating sabihin, kung ano yung mga gusto nating gawin. No? Yun ang ating ginagawa. At ang Diyos ay walang puwang sa buhay natin. Nakukuha niyo po, walang puwang ang Diyos sa buhay natin. Kaya tayo noon, nagsisimba lang tayo pag gusto natin, lumalapit tayo sa Diyos pag may pangangailangan lang tayo. Pero pag wala na tayong pangangailangan, balik na naman tayo sa dati nating mga buhay. Okay? Kaya makikita mo, ang buhay natin, mga kapatid, ay nasa dilim, nasa kadiliman tayo. Wala tayong mga pag-asa. Naalala niyo ba yung buhay natin noon nang tayo hindi pa mga Kristiyano? Hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Ang iba sa atin mga lugmok sa kalungkutan, depressed. Ang iba sa atin gusto na magpatiwakal, gusto na kunin ang mga buhay nila. Okay? At hindi natin alam na pag ginawa natin yun, pwede tayong mapahamak lalo. No? Iba sa atin, puno ng bisyo at sumusurrender na tayo. Pati mga kamag-anak natin, sumusurrender na sa atin. Nasasaktan natin ang mga kamag-anak natin kahit hindi natin gusto. Mga mahal natin sa buhay. Marami sa atin mga bat-bat ng bisyo. No? Hindi tayo makakawala sa bisyo. Marami tayo mga nakaraan na hindi ka nais-nais sa Diyos at ayaw ng Diyos. Pero, okay, mga kapatid, pero natagpuan tayo ng Diyos. Nakarinig tayo ng Ebanghelyo. Nakarinig tayo na mahal pala ako ni Jesus. Ako pala yung nagkasala at dapat manumbalik sa Kanya. Tinanggap natin ang pag-ibig niya. Amen? At naalalahanin natin yung mga bagay na yon, mga kapatid. Alalahanin natin yon. Dahil yon ay totoong nangyari sa buhay natin. That's the reality of God's love towards us. Hindi mo ma-appreciate ang liwanag pag hindi ka dumaan sa dilim. Hindi mo ma-appreciate ang yaman pag di ka dumaan sa hirap. Hello? Okay? Kaya tayo mo minsan, pag yung mga galing sa hirap, pag yumaman sila, naaabot nila yung mahihirap. Bakit? Galing sila dun eh. Naintindihan nila yung pakiramdam na galing dun. Diba? Kaya mga kapatid, importante na sariwain natin muli ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. How? Alalahanin mo yung mga ginawa ni Jesus para sa'yo. Binago niya tayo. Bagamat tayo ay nasa ganung sitwasyon na hindi tayo karapat-dapat. Dapat sa atin ay sinusunog sa impyerno. Dahil tayo yung mga makasalanan malayo sa Diyos. At walang puwangan Diyos sa buhay natin. Pero, inibig tayo ng Diyos. The famous verse, "For God so loved the world." Personalize mo, "For God so loved Jerome, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life." Jesus is willing to give Himself to you. Na hindi naman tayo karapat-dapat. Binigay niya yun. Binigay niya ang sarili niya para sa atin. Amen? Kaya mga kapatid, imagine natin yun. Isipin natin muli yun. Okay? Go back to the past. Alamin natin kung ano yung mga ginawa ni Jesus. At tignan natin ang ginawa niya sa krus. Ano ba ang ginawa niya sa krus? Mga kapatid, the cross itself has no power to change our lives. I want just to make it clear, okay, sa ating po mga manonood at mga nakikinig, ang krus po ay walang kapangyarihan baguhin tayo. Ang krus ay walang kapangyarihan magpalayas ng Diablo. Ang krus ay walang kapangyarihan iligtas tayo. Okay? Bakit po? Ang krus po ay isang kahoy at simbolo ito. Ito'y simbolo. Okay? Nagsisimbolo ng kapangyarihan ng Diyos, kaligtasan ng Diyos, kapatawaran ng Diyos, kapayapaan ng Diyos, so forth and so on. Okay? Ang krus po ay simbolo lang. Ngunit, may ngunit na naman tayo. Ang ipinako doon sa krus, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Yan ang matindi, yan ang gusto kong pag-usapan natin, mga kapatid. Ang ipinako sa krus, si Kristo Jesus, siya ang may kapangyarihan.
baguhin tayo. Siya ang may kapangyarihan pagpalain ang buhay natin. Siya ang may kapangyarihan pagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Siya ang may kapangyarihan bigyan tayo ng magandang future. Siya ang may kapangyarihan palayain tayo sa lahat ng sumpa ng kasalanan at kamatayan. Siya ang may kapangyarihan palayain tayo sa sumpa ng kahirapan. Wow! At ginawa niya yan, mga kapatid, once and for all. Isang beses niya lang yan ginawa. Hindi na siya bababa ulit para gawin niya ulit yan. Isang beses lang niya ginawa. Okay? He gave his life once and for all upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. At doon po, sa senaryong yon, nung tinanggap natin siya, tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Parang isang nanliligaw, parang si Jesus noon nanliligaw sa atin. At narinig natin yung kanyang salita, yung kanyang ebanghelyo. At sumagot tayo ng oo sa kanya. Oo. Kaya nagkaroon tayo ng tipan sa kanya. At ang tipan na yun, ang tipan ng pag-ibig niya sa atin. Amen? So, ito po ang gusto kong i-share sa inyong illustration ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay may larawan. May imahe. Ano yun? Si Kristong nakapaku sa krus. Yun ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ipinakita niya ang kanyang tunay at wagas na pag-ibig sa buong sanlibutan nung binigay niya ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo ba, mga kapatid, ang pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus? Sabi ng Bible, sa Garden of Gethsemane, siya po ay nanalangin sa kanyang Ama. At alam niya kung ano ang kanyang pagdadaanan. Anong hirap ang kanyang dadanasin sa kamay ng mga sundalong Romano. Alam niya na ang krus ay isang kaparusahan sa isang kriminal. Alam niya pagdadaanan niya. Kahit nung siya ay nanalangin sa ating Ama, sabi niya, aking Ama, kung pwede lang, huwag kong daanan ito. Makikita mo dyan ang kanyang pagiging tao. Sabi sa Biblia, ang kanyang mga pawis ay parang mga dugo na pumapatak sa kanyang mukha. Mga kapatid, ganun ka-stress ang ating Panginoon para lamang tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun kakamahal ng Diyos. Ganun kakamahal ni Jesus, mga kapatid. Ginawa niya yan para sa iyo. Wow! Sarap, mga kapatid. Na-appreciate ba natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Na-appreciate ba natin ang kanyang ginawa doon sa krus? Kaya tang sabi niya, Panginoon, aking Amang nasa langit, hindi ako ang masusunod. Ikaw ang masusunod. Nung sinabi niya yon, mga kapatid, na pagtagumpayan niya ang kanyang sarili. Kaya mga kapatid, kung sa ngayon ang pakiramdam natin hindi wala nagmamahal sa atin, o tayo'y puno ng takot dahil parabagang wala tayong kasangga, o walang tumitingin sa atin, o walang kumakalinga sa atin, hindi tayo napapansin. Mga kapatid, hindi natin kailangan ang pag-ibig ng tao. Dahil pag secure tayo sa pag-ibig ng Diyos, yun ang magiging tunay at matibay na sandigan mo. Ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing din natin kailangan talaga ng pag-ibig ng tao. Of course, kailangan natin din yun. Pero, dahil nandito tayo sa mundo. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, isecure natin ang ating mga buhay sa Diyos lang, sa pag-ibig ng Diyos. Kasi yun ang siguradong pundasyon. Gumuho man ang daigdig. No? Ang pag-ibig ng Diyos hindi guguho. Dahil makakasama natin siya panghabang panahon. At siya ang sasama sa atin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, lahat ng nakikita natin sa mundo, lilipas lahat ito. Lahat ng nakikita natin, itong wifi, internet, lahat ng technology na ito, mawawala lahat yan. Lilipas lahat yan. Dahil babalik na ang ating Panginoon. Pag siya bumalik, magdadala siya ng kaligtasan sa lahat ng mga nananampalataya sa kanya.
Wow, yun ang ating kaligtasan, mga kapatid. At magkakaroon tayo ng panibagong katawan. Yung mga namatay ng nauna, na mananampalataya, mabubuhay sila ulit. Magkakaroon sila ng bagong katawan. At tayo naman, na buhay pa, makikita natin si Jesus sa kanyang pagbabalik. Tayo ay sasalubong sa kanya sa langit at magbabago ang ating mga katawan. Kung paano siya nabuhay muli noon, nabutas ang kanyang mga kamay, ngunit siya'y matago sa pader. At one click lang, nakakapunta siya sa isang lugar. Ang tawag doon, meron siyang immortal body. Ganon din ang ating mga katawan. Kaya mawawala na itong mga wrinkles ko. Tatangos itong ilong ko. Okay? Bakit? Liliwanag ang aking mga mata. 2020 vision. Why? Because of that immortal body that we have. Yun ang future natin, mga kapatid. At alam mo, isa pang gusto ko doon, yung mga yumao nating mga kamag-anak, makakasama natin sila. Amen? Yung tatay natin, no? Namimiss ko rin yung tatay ko. No? Makakasama natin sila, yung mga kamag-anak nating nauna na. We will all meet them in heaven, mga kapatid. Sa new heavens and the new earth na itatalaga ng Diyos. Lahat ng iyon ay magkakaroon tayo ng reunion. Di ba't masaya? Kaya mga kapatid, meron tayong pag-asa. Kaya huwag tayo masyadong matakot dahil dito sa mga nangyayari sa mundo natin. Temporary lahat yan. Hello? Temporary ho lahat yan. Punuin natin ang sarili natin ng pag-ibig ng Diyos. Amen? At ito po ang gusto kong iwanan sa atin. Okay? Tignan po natin ang Bible natin sa Romans chapter 6. Romans 6 verse 9 to 14. Romans 6 verse 9 to 14. 6 verse 9. For we know that since Christ Jesus was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin once and for all. But the life he lives to God. Okay, si Jesus daw nung namatay, isang beses lang niyang ginawa. Pero nung siya namatay at nabuhay muli, siya'y nabuhay muli, no? Para sa Diyos lang, para sa kanyang Amang nasa langit. Okay? At sabi ng verse 11. In the same way. Okay? In the same way. This is in Romans chapter 6 verse 9 to 14, verse 11. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Okay? So, ituring mo ang sarili mo na ano? Patay na tayo ngayon sa kasalanan at buhay tayo kay Kristo. Amen? Patay na tayo sa ating mga kasalanan, buhay na tayo kay Kristo Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. So, huwag na raw nating hayaan. No, kung tayo po ay nananalig sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sinasariwa natin ang pag-ibig ng Diyos, inaalaala natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, then, sabi ng Bible, huwag nating hayaan na ang kasalanan maghari sa ating mga katawan lupa. Okay? At huwag nating susundin ang mga desire nito. Do not let sin reign in your mortal body so that you obey in its all evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness. Huwag daw natin gagamitin ang miyembro ng ating mga katawan sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan. Okay? Ngunit sabi ng Bible, but rather offer yourselves to God as those who have been bought from death to life. Ngunit sabi ng Bible, ialay daw natin ang ating mga sarili, no? Na para bagang tayo ay tinubos na. Saan? Sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Okay? And offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So, ialay daw natin ang mga katawan natin sa paggawa ng kabutihan, sa pagsasalita ng mabuti, sa pagtingin ng mga maayos na tinitignan, no? Sa pagdinig ng mga bagay na dapat na pinapakinggan natin na maayos at na hindi makakasama sa atin. Okay? Yung mga lumalabas sa bibig natin, dapat yung nakaka-encourage at nakaka-uplift ng mga tao. Okay?
At sabi pa ng verse 14, "For sin shall not be your master because you are not under the law." Wow, ito matindi mga kapatid. "For sin shall not be your master." Ngayon daw na tayo ay binuhusan ng pag-ibig ni Kristo sa puso natin. Naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo. Sabi ng Bible, ang kasalanan daw wala ng kapangyarihan sa atin. At hindi na siya dapat ang ating mga amo. Because you are not under the law. Hindi na tayo ay nasa ilalim ng batas. Wala na tayo sa ilalim ng batas, mga kapatid. Ano na tayo ngayon? But under the grace of God. Meaning, mga kapatid, ngayon na ang panahon natin na kung saan ang grasya ng Diyos ang siyang nagmo-motivate sa atin upang sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang nagmo-motivate sa atin, ang nagpapalakas sa atin na lalo tayong ma-inlove sa Kanya. Lalo tayong ma-inlove kay Jesus. Ma-inlove sa Kanyang mga salita. Dahil ang grasya ng Diyos ay ang Kanyang pag-ibig. Okay? Ang pag-ibig ng Diyos ay dinaan niya sa grasya niya. No? Expressed ang pag-ibig niya sa grasya niya na kahit ang mga tao hindi deserving, dahil mahal niya ang tao, hindi kayo deserving, ito pa rin ang para sa inyo. Wow! Yan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya kahit ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa kasalanan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa ugali mong masama, ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa ating mga kakulangan sa buhay. Hello. Kaya pag nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, yan ang magbabago sa atin. Amen. Mercy triumphs over judgment. Ang pag-ibig at awa ng Diyos ay mananagumpay laban sa mga paghuhusga. Amen. Dahil ang pag-ibig ng Diyos makapangyarihan, mga kapatid. Why do you think love is so powerful? Because it is the character of God. It is God Himself. Kaya ito ulitin ko po, when we love, we become perfect. Amen? So fill yourself with the love of God, mga kapatid. God bless you. At ako po'y mananalangin sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga kapatid ko nakarinig nito. Dalangin ko na sila ay patuloy na lumago sa pag-ibig mo at makita nila kung sino sila, Panginoon, sa inyong harapan. At lalo mo silang baguhin. Baguhin kaming lahat, Panginoon, upang sa iyong pagbabalik, makita mo kaming lahat tapat na nagmamahal sa iyo at sumusunod sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, I will just leave you this verse, Galatians 2:20, 2 Corinthians 5:21, and Colossians 2:15. Okay? Add nyo po yan sa inyong ano, dahil wala na tayong time. Pagbulay-bulayan nyo yan, okay? God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon.